And so hey guys, and welcome back to our channel. And for today's video is yung Q&A. And as you can see, medyo magayang mata ko na yan. And yan, dahil ano, parang nagka ano lang, parang counting problem, but maging okay din sana, hopefully. And yun, Q&A na tayo. Huwag nyo lang muna pansinin. Gutom. Wait na. Medyo naninilaw pa siya. Kulang pa sa paaraw dahil laging mabagyo. Wow, ano man ang baby. So, ayan. Tingin na tayo ng iba habang nagaan tayo dito. And yun. Ano daw pa kalamdam nung nalabas na si baby. Siyempre, super duper saya. Kasi nagising ako doon sa anesthesia nung mismo pinapumpin siya ko para lumabas siya. Tapos, pagkalabas, ipinatong siya sa chest, sa taas ng abdomen ko. Pero hindi ko siya nakita kasi may harap. Tapos yun, sobrang saya kasi hindi siya agad umiyak eh. Tapos ilang seconds bago siya umiyak. So yun, narinig ko na. Sobrang saya na. And yun, natulog na ulit ako dahil narinig ko na siya umiyak. Sobrang saya, syempre. Parang nakakatuwa na nakakaiyak or what? Kung ilo na. Okay? Basta sobrang saya. Hindi may explain. Sinabi mo po ba agad ang totoo sa parents mo na buntis ka? Nandun yung sa isang vlog ko, yung kung paano ako umamin, kung paano nalaman, and lahat. Nasa ano, ilagay ko sa description box. So, next. Gusto nyo pa po bang magkaanak at ilan pa po ang gusto nyo? Hi, Sherin Vasco. Siyempre, ang gusto ko, siyempre, gusto ko pa. And, but not now, siyempre. Sobrang ano. Mga dalawa lang gusto ko. Dalawa. Okay, next. Graduate na daw ba ako ng college? The answer is no. No, next school year, magka-college na ako. Ilang weeks ka ng anak? 39 weeks. Normal delivery or CS po. And tips for first time moms, gawa na ako ng bukod na video dahil sobrang dami ng tatagaw siya din video natin. Ayun, magkano nagastos mo lahat-lahat sa hospital via CS? Lahat-lahat with PhilHealth na ano, 43,000 yung bill, but yung mga other labs pa, siguro mga nasa 45 mahigit or what. Yung next naman is yung name ng baby namin. Ang name ng baby namin is Brent Marcus V. Maniego, siyempre. Kaya Brent Marcus, kasi yung Brent, di ba, Aubrey Brent ako. So yung Brent, sa akin kinuha. And yung Marcus, dun sa John Mark. Yung sa Mark, nandyan. So, yun yun. And kung dito siya nagtanong na isa, kung may meaning daw ba yun? Wala. Inaisip ko lang yun. Okay, next. Ilang taon ka nung nagka-baby ka? And, ayun, 17 years old po ako. Nung nagka-baby ako. Until now. December 1 is, ano na ako, 18 na. Ilan na po yung panganay nyo? Ito lang, isa lang. Isa lang yung baby ko. Si Riley, nakikita niyo yung nabata. Sa iba kong video, kapatid ko yun. Dun sa kapatid ko yun. Okay, next. Sabi, ready na ba? Ay, magkano bilis siya sa hospital? Yun nga, parang almost 45 or 45 mahigit. Ready na ba kayo for this? Aksidente lang naman po eh. Hindi naman to planned. Kasi ang bata pa namin. And, kung ibabalik yung dati, gagawin niyo pa rin ba o hindi? Parang sobrang hindi naman ng tanong sagutin kasi lalo na nandito na nga yung baby nato. Siyempre, parang nagkamali lang una, but ngayon sobrang worth it ang lahat ng hirap and sakripisyo. So di ko alam kasi pag sinagot ko yun, parang ang dating kung pensisihan ko ba siya. But, okay, next. Yung style ng CS ko is yung patayo kasi pag bikini masyado nang mahal yun. Wala pa tayong budget.
nung hinihiwa yung chin ko, tulog na ako nun. Pati nung sinaksakan ako ng epidural na ano, sa likod, tulog na rin ako nun. Kaya hindi ko naramdaman, nagising na lang ako talaga nung mismong pinamp na tapos nakalabas na siya. Hanggang sa umiyak siya, tapos natulog na ulit ako. Okay, next. Ilang taon na ako, 17, and yung boyfriend ko, si John Mark, is 20. Kung kamusta kami na baby ko, and we're fine, we're good. Paano kaya nang pagbubuntis habang nasa ibang bansa ang boyfriend ko? 3 months lang naman siya nagpunta ng ibang bansa and nandito na ulit siya. So, ano, umuwi naman agad siya bago ako manganak. Kaya naging madali rin kahit nung nandun siya sobrang hirap. Iyak ako ng iyak kahit mahirap pigilan kasi di ba mahirap mabawal umiyak kasi naramdaman din doon yun, bawal mas stress. Pero kinaya na. Worth it po ba lahat? Siyempre, sobrang worth it. Hi, tulog na ulit siya after ilang dumede. Inat yun, nag-iinat lang siya pag gano'n. Anong feeling na mamit ka na siya? Siyempre, sobra, nakakapagod dahil sobrang daming puyat, pero sobrang worth it lahat. Yes! Doon ka, oh, ayun, pakita ka. Hi! Pangit ng mata ko. Okay. Yung habang nagbubuntis, mahirap. Mahirap tumayo, mahirap sa lahat. Sa pagtulog, kaya naman eh. Nung una lang puyat-puyat, pero ngayon, yun, puyat pa din. And pagod pa din. Lagi din gutom, halos pareho lang. Problem, ang maganda lang ngayon is nakikita mo na siya. But yung iba, ganun pa rin. Nagkaano kasakit yung sugat after masiyas. Sobrang sakit nung kapag nawala ni anesthesia, sobrang hirot. Tapos bawal ka magsalita. Tapos kasi kapag nagsalita ka at kinabagan ka, mas lalo super sakit ng hiba mo. Kasi sobrang sakit, sobrang hakti. Hindi mo makirot yun, ganun. Next, ilang araw bago makagalang maayos. Mahirap pa din, ano yun, mga 1 week, mahirap pa din. Ngayon, ilang days na ba? 2 weeks na bukas, pero ano pa din, medyo hindi pa ako super bilis maglakad. Parang, problema pa rin yung lakad, saka yung pagtayo, super konti na lang, pero yung lakad, yun, medyo umaano pa yung chan ko. Medyo nadadamay pa sa tatag-tag-tag ng lakad, yun. Gano po kasi nakita niya yung baby niya. Sobrang saya. Hindi mo ma-explain yun kasi sobrang saya. Sobrang saya. Tanong ko lang po, ba't po ang bilis na nakapag-ibang bansa ng boyfriend mo? Mabilis nag-ibang bansa dahil parang mabilis. Mabilis siya pumunta doon, tapos mabilis din siya umuwi. Pumunta siya doon to work, eh hindi siya nakahanap dahil puro ma-experience yung hinahanap ng mga company doon. So, nag-decide na umuwi na lang siya para matulungan kami sa pag-aalaga. Ganun. Saka para magpa-experience na rin siguro, pero hindi na natin alam. Baka bumalik ulit siya. May tendency. Okay. Okay, next. Ano daw yung malaking pinagbago namin ni John Mark nung nagka-baby na kami? Laking pinagbago. Siyempre, hindi na kami araw-araw magkasama. Ang sabihin, hindi na kami maghapon, magdamag magkasama. Siyempre, siya nag-work. Tapos ako may iwan sa bahay para mag-alaga. So, yun yung nagbago na hindi na kami magkasama maghapon. As in, magkababa dyan na magkasama talaga ng dyan. Dito kami tumatama eh. Dyan, sa sofa na yan. So, yun yung pinagbago namin. But sa ibang bagay, wala na. Okay. Ba't po CS kayo? Ba't po CS is bland CS kasi sobrang sakitin ko. So, mahina yung katawan ko. Baka hindi kaya lang katawan ko kapag normal ako at bumigil lang din ako. So, okay na yung maraming gasto sila pera. Wag lang mula ako, diba? Mahilag mag-risk ng buhay. So, yun. Nakailang kain ka na po ba sa isang araw na nagbuntis ka kay Babe Marcos? Nakailang kain? Sobrang dalas. Sobrang dalas. Basta hindi ko maraw. Every hour, every 30 minutes, basta kain ako ng kain. Yung CS masakit. Masakit siya. Kapag nawala ni anesthesia. And mahirap na bumangon-bangon kapag nag-recover ka na, masakit. So, ayun siya. And binaba ko muna dahil tulog naman na siya. Inat lang talaga ng inat. Inat siya ng inat. So, yun. Ano daw mas mahirap nung pinagbubuntis ko pa si baby or yung lumabas sa si baby? Hindi maano yung pagbubuntis ko eh. Hindi masailan, hindi mahirap.
ang mahirap lang is wiwi ng wiwi, tapos gutom ka lang gutom. Yun lang yung mahirap doon, pero all in all, bala. Hindi naman ako gusto ka, hindi naman masailan ka lang. And mahirap nun lumabas siya dahil sobra, every 2 hours gising siya. So, mga one, tapos pagkagising niya, mga 1 hour to 30 minutes to 1 hour kami nagpapatulogan dalawa dahil dumedede pa siya, tapos pagkatapos dumedede, pupukunan naman. So, yun ang nagpapatagal dun kasi iniintay ko pa siyang mag-burp, pumupo ng completely para hindi siya mairita kung magpupunan siya bago matulog, gano'n. So, yun lang yung mahirap nun yung puyat and pagod dahil 24 hours kang talagang todo bantay sa kanya dahil marami siyang kailangan eh. Dahil lalo na newborn siya. Kailangan mo bantayan talaga. But, lahat naman ng hirap na yun and lahat ng pagod nawawala kapag, syempre nakikita mo siya. Dun, parang napapaway lahat, gano'n.